Your Honor, hindi ko na po alam. Napamalala po yung pangalan. Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Malala po yung pangalan po. Napo ko na ako pag high school at college po. Honor, hindi ko po alam. Your Honor, wala po ako malala po na mayroon pong any records po. Ayon mismo sa mga taga Bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Guo nung eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya, sa sarili niyang bayan? Kung yung iba sa atin, hirap na hirap kumuha ng national ID dahil kulang sa papeles o kaya nadidelay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school records. Ikumpara natin yan kay Mayor Alice, base na rin sa hearing kahapon. Dahil siya, nagkaroon ng negosyong babuyan, naging incorporator sa isang complex at higit sa lahat, nakapag-file ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. Natuklasan natin na wala siyang hospital record of birth. Kahit mga dokumento na pumasok sa kahit anong school, wala. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niya may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluwensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa, kaya hindi na ito bago at dapat nating imbestigahan. Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso, halimbawa dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may hawak ng mga Pilipinong ID at dokumento mula SSS to BIR to PhilHealth IDs. Tapos, level up din yan kung sakali sa mga kaso, halimbawa ng mga Chinong na-apprehend ng ating embassy sa Bangkok, mga Chino, pero may hawak na Philippine passports at Philippine birth certificates. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo, social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di umanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice, wow! So hindi lamang binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag-i-issue nitong mga dokumento ng identification, mapapatunayan kung sakali na ginamit na ito upang magkaroon ng foothold. Una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban, sa pamamagitan ng ganitong mga kung sakali fraudulently held Filipino identification documents, nakapagbukas ng isang napakalaking POGO hub dyan sa Bamban. Halos 8 hectares ang laki, 36 buildings ang nakatayo at may mga kapansin-pansin, mga pambihirang mga features na buildings at nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy, nakatakbo at nanalo bilang isang Pilipino, bilang isang local government official. So, kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon, ang bigat talaga ng implikasyon. And last but not the least, kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring
Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector.